Sas, nakikita mo ba yung pagkakaroon ng chilling effect? Kasi nabagit mo yung mga red flag eh. Lalo pat nababanggit sa Article 3, Section 4 ng ating 1987 Constitution, yung ating freedom of speech and freedom of expression, kung nagawa nila sa mga political blogger at mga scholar gaya mo, at kung nagawa nila sa SMNI na in fact, ang aming tahak dito ay for nation building, edi hamak na mas magagawa nila sa ordinaryong Juan at Juana de la Cruz. Well, ang ginagawa kasi ng gobyernong ito ay ang tinatawag na bread and circus. Okay, ang bread and circus, isa po itong taktika. Isa itong age-old tactic, no? Na actually in-emphasize din ni Machiavelli sa kanyang The Prince. Okay? Ang tactic nito ay aliwin mo ang mga tao habang binibigyan mo sila ng tinapay. Okay? Yung tinapay is, this is really dole out. Maganda nga pinag-usapan nyo kanina yung mga dole out, no? Yung mga ayuda. So, para hindi sila magreklamo. Okay? So, yung suppression, okay? Yung suppression, dun lang yan, dun sa makaka-point out na merong maling nangyayari sa gobyernong ito. Hindi ba? At nakikita natin yan na ang tinatarget nila talaga yung mga nagsasabi ng mali. Itong SMNI, kita mo, tinatarget. Bakit kayo tinatarget? Ano bang naging trigger ng pagtarget sa inyo? Diba? Yung pagtatanong ni Ka-Eric at ni Lorraine tungkol sa travel expenses ni House Speaker Martin Romualdez. Diba? Mali nga lang yung figures ni Ka-Eric. Pero yung esensya ng tanong na yun ay tama. Diba? Actually, napasama pa sila doon sa hearing, yung House of Representatives. Sabi nila, 39.7 million lamang ang traveling expenses nila together with the speaker, all of them. Pero pag tiningnan mo ang 2023 General Appropriations Act, ang budget ng Kongreso sa traveling expenses ay 2.066 billion. Eh kailan ba nagkaroon ng hearing? Diba November? December. November yung hearing ng December. December. So, sabi nila 39.7 lang o ilang araw na lang yun or buwan kasi October figure ata yung binigay nila. Ano mangyayari dun sa sukli? Hindi na nila sinagot. Ako ay pinoint out ko yun, yung issue na yun. At syempre, nagalit na naman sila. Diba? Kasi nga, nilulusob sila ng taong bayan. Naging effective yung kampanyang hashtag hindi mo pera yan. At ito ay magpapatuloy. No? Hindi natin ito titigilan dahil ilang dekada na ang problemang ito. And I hope, no, the other media would actually keep on raising this issue. And I was actually happy kay Ed Lingao nung in-interview niya ako na nagpasalamat siya sa akin. Pero I told him na I wasn't the one who first raised this. No? It was Solita Monson in 2011 and 2024 na, no? Hanggang ngayon, hindi pa rin natin nababago itong sistemang ito. Bakit hindi natin gayahin ang bansang Amerika na ang US Congress nila ay may statement of disbursement every quarter? Makikita mo doon ang ginagastos ng bawat isang senador at congressman up to the last centavo kung saan napunta, parking, bayan, telepono, etc. Ngayon kung ayaw nilang gayahin ng Amerika, gayahin nilang China. Walang sweldo ang National Congress. Diba? Allowance lang. Walang MOOE. Mamili na lang kayo kung anong gusto yung sistema. Pero ang sistema sa Kongreso ay sistemang bulok na bulok. Ngayon pag ayaw niyo pa itong baguhin, Diyos mayo, baka mas mauna pa tayo mawala sa mapa kaysa makapag-liquidate ng resibo ang mga bawat isang congressman at senador. Last week pala yun ng November yung hearing tapos na sundan sa buwan ng December. And sa tingin mo... Kanina may nabanggit din si... Kasi tinanong ko rin yan, Sas, kay kanina, Senate Minority Leader Pimentel. Nabanggit niya yung mga pinuno lang ng bawat branch like Pangulo, sa ano naman sa legislative, ang Senate President at ang House of Representatives Speaker, yung may kapangyarihan na saan ba gagamitin yung naka-save or hindi nagastos. Yung sobra. Oo, nandoon sa kanila. Kaya nga sabi ko nga naitanong ko bakit pag ang isang ahensya ng gobyerno
pag mababa yung performance nila, kasi laging kine-question at ang mga nagko-question dito mismo yung mga mambabatas, bakit mababal kang mabagal kang gumastos, 'di ba? Bakit mas malaki yung hinihingi mo ngayon pero last year ganito lang ang nagastos mo. Kumbaga, lagi silang hinihinga ng accountability, pero yun nga, dito naman sa kanila, medyo sino ang magsasala doon? Sino ang magtatanong sa kanila kung saan nila ginamit or gagamitin yung sobra? Ayun na nga, Admire MJ, no? Siguro naman yung mga nakikinig sa inyo, marami dyan mga magulang o kahit yung mga estudyante rin. Aminin nyo, lahat naman tayo ng estudyante tayo, no? Kung may project sa school na 50 pesos, minsan ang hihingi natin 200 pesos. Pero hindi natin sasabihin na 50 pesos talaga yung gagastos. Natala ba si Admar sa kapsin? Kabisado mo, ha? Oo. O, di ba ganyan naman tayo? Di ba, karamihan, o di ba mga magulang? O. Pero ito ka ibang klase. Di ba yung mga magulang, pag nalaman nila na 50 pesos lang pala yung gagastosin, siguro ibibigay na lang sa'yo 60 pesos para may pambili ka lang sa malamig, no? Pero hindi ka bibigyan ng 200. Pero ito, kakaiba ito, MJ, saka Admar, no? 2.066 billion ang budget nila for traveling expenses ng 2023. Pero ang nagastos lang daw nila ay 39.7 million. So, nasaan yung 2.020 billion? May sukli. Oh, ang practice sa Kongreso, dinideklara nila yung savings. Okay? Tapos gagamitin sa ibang bagay. Ngayon, paano kayo nagkaroon ng savings na 2.020 billion? Hindi ba? Ibig sabihin, mali yung hiningi ninyong budget ng 2022 for 2023. At sa kakapalan pa ng mga mukha nito, no, ang hiningi pa nilang budget for 2024 for their traveling expenses ay 1.3 billion. Ang layo naman ng 39.7 million sa 1.3 billion. Hindi mo naman siguro kailangan maging matalino, no? Para malaman mo na ito ay galawang kupit. Yan ay galawang kupit ng mga estudyante noon, no? Na dinala ng mga ito sa Kongreso. Ang masama nga lang, no? Ang pagkakaiba nga lamang nung mga estudyante pa lamang ang mga kongresista na ito, ang kinukupit lamang nila ay yung pera ng magulang nila mismo. Pero ito, ang galawang kupit na ito ay ang pinaghirapan ng bawat isang manggagawa, bawat isang OFW, at bawat isang mga ordinaryong Pilipino na pagod sa pagtatrabaho para may magpambayad ng tax. Pero ito, napakadali nilang kupitin, magdedeklara lamang sila ng savings. Hindi ito makatao, hindi ito makajos definitely, at hindi ito makabayan. Ito ay makamagnanakaw, legalized corruption. Ang kainaman lang ngayon sa panahon natin ngayon ay wala nang monopolyo sa impormasyon dahil easy access ng ating mga kababayan sa mga information through the advent use of social media. Ngayon, sa messaging mo na yan, SAS, at sa iyong assessment sa mga nangyayari ngayon sa Pilipinas, do you think mas lalo pa nilang ginagalit ang taong bayan dahil sa sunod-sunod na mga nangyayari ngayon at ng mga issue at mga tinatanong na issue ng korupsyon sa pamahalaan? I think nagagalit talaga ang taong bayan, no? May hangganan ang lahat, eh. Diba? Yung mga PMAers nga, nagpapasalamat ako dun sa mga PMAers, no? Saka yung isang si Captain. Ano nga pangalan ng Captain na naglabas ng manifesto of withdrawal of support? Si retired Captain Dado Enrique. Ano yun? Barod yun ng Class 83 ng PMA. Si retired Dado Enrique, retired Captain Dado Enrique, na ayon sa aking mga men in uniform na taga-subaybay, ay isa itong napaka maprinsipyong tao. Kaya nga maaga itong nawala sa serbisyo, at makikita mo naman, no, napakapayak ng pamumuhay. Nagpapasalamat nga ako sa kanya at ini-emphasize itong legalized corruption. At itong MOOE na issue na ito ay isa sa mga hinighlight nila. So, nagpapakita, MJ at Admar, na ang aking ginawa noon, no, ay may pinatunguhan at nakinig ang mga dapat makinig. Ako kasi, MJ at saka MJ at Admar, itong legalized corruption na ito na over 30 years na, this is the very definition of oppression.
Okay? This is a systemic plundering of Filipino people hidden behind the cloak of legality. Ngayon, kung hindi natin ito babaguhin, wala tayong patutunguhang bansa dahil hindi natin na ma-resolve itong napakasimpleng problema na ito. Hindi ba? Wala pong dahilan para hindi natin gayahin ang sistema sa US Congress na every quarter, ang bawat isang congressman, bawat isang senador ay merong transparent na statement of disbursement kung saan napupunta ang bawat sentimo na pinaghirapan ng bawat isang manggagawang Pilipino, bawat isang OFW, bawat isang payak na Pilipino sa kanilang binabayad na buwis. Hindi ba? Gano ba kahirap yun? Hindi naman ganun kahirap yung ginagawa nila na sa US Congress. Tingnan nyo po yun. I-research nyo yan sa Google para makakita kayo kung anong sistema sa ibang bansa. Statement of disbursement ng US Congress. Makikita nyo kung gaano kadetalyado. Hindi ba? Kasi hindi ito alam ng ating mga mamamayan na may ganun, na pwede pala yung ganong sistema. Hindi ba? Pero ito na mga ating mga mambabatas, ayaw nilang baguhin ang sistema. Kasi alam mo, sa ordinaryong Pilipino, naniniwala tayo, no? Kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. So ang nakikita ngayon natin dito sa ayaw nila sa pag-liquidate with resibo up to the last centavo ng kanilang MOOE, makikita nila dito ay ayaw nila dahil puro sila dahilan, puro sila excuses. Bibigyan ko kayo ng magandang example. No? I'm pretty sure gusto niyo itong example na ito na congressman na to, si Migs Nograles. si Migs Nograles ng PBA party list. Mapapahamak ba ba kayo dito pag sinabi ko si Migs Nograles? Gora Bells. Oo, naka-live naman tayo sa online din. Si Migs Nograles sa PBA party list. Mm. Tinanong siya ng mga sumusubaybay sa kanyang Facebook account. Tinanong siya, may resibo ba kayo ng MOOE ninyo? Tapos naglagay ng hashtag, hindi mo pera yan. Alam mo ang sagot nito ni Migs Nograles? Sabi niya, pumunta kayo dito sa office ko, samahan pa kita sa COA, ganyan, 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 ganyan. Yan ba ang sagot ng isang matinong congressman? Yan bang isang sagot ng hindi magnanakaw? Ng hindi nangungupit? Kasi kung hindi ka kumukupit, dapat ang sagot mo, okay, ipopost ko po dito sa aking Facebook ang statement of disbursement po ng pera ng taong bayan na ginamit ng aking opisina. Makikita nyo po dyan ang detailed disbursement up to the last centavo. Bakit kailangan mo papuntahin ang iyong amo? Ang iyong amo ay ang mamamayang Pilipino sa iyong opisina para makakuha sila ng resibo kung papaano mo ginastos ang kanilang pera. Hindi ganito ang nangyayari sa pang-araw-araw na buhay. Can you imagine kung ginanyan mo ang amo mo? Sinabihan ka ng amo mo sa iyong pinapasukang opisina na tinanong ka ng amo mo, nasaan yung resibo nito? Sabihin mo yung amo mo, pumunta ka dito sa aking bahay at samahan pa kita sa ganyan. Eh baka ikaw ay nasopla ng iyong amo sa iyong ganyang attitude. Tinanong ka ng iyong amo, which is a mamamayang Pilipino, kung nasaan ang resibo. Ang dapat mong sagot ay ito po ang resibo at ipinost mo publicly dahil ang perang ginagastos mo sa iyong opisina ay hindi confidential fund. At lalong-lalo na hindi mo pera yan. Diba? Kaya dapat may handa kang ipakita ang resibo kung saan mo ginagastos yan. Dahil kung hindi ka handa ipakita ang resibo, either may mali sa sistema sa iyong opisina kung paano mo ginagastos ang pera ng taong bayan, meaning wala kang bookkeeper, wala kang proper accounting. Diba? Wala kang updated accounting, bookkeeping, and even internal auditing. At ikalawa, wala ka talagang resibo. Which is most likely that ang practice ninyo dyan sa Kongreso ay liquidation by certification.